ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal. Nadaig ang kamatayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kaya naman, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Ngayon ay dakilang kapistahan ng mga dakilang apostol, San Pedro, unang Santo Papa, at si San Pablo, ang misyonero sa mga hintel. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay patungkol sa pamumuno ng simbahan at kung paano ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang maipayag ang tunay na pagtayo ng sambayanan o panibagong sambayanan ng Diyos. Lalahanin po natin na ang unang sambayanan ng Diyos ay hinirang mula sa 12 tribo ng Israel na mula sa mga anak ni Jacob na naging Israel. Ngunit ang panibagong Israel ay kinukumpuni ng 12 na mga apostol. At ang 12 apostol ay nagsimula ng isang panibagong sambayanan ng Diyos. Hindi po madali kung paano ito nagsimula. Ang 12 apostol ay pinamunuan ni San Pedro na ang kanilang pakay ay hubugin at tipunin ang mga iba't ibang mga hindi panahubog at hindi natitipon na
mga nananalig sa Diyos na tinatawag na mga remnants. Pero, noong kanilang tinitipo na pagkatapos noong pagdating ng Espiritu Santo sa panahon ng Pentecostes, sinimula na nila ang pagpapangaral o pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga tao at doon sila inuusig. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 11, itong si Herodes ay natutuwa siya kapag pinupuri siya ng mga Hudyo na yon ay pinakamalaking bahagi ng bayan ng Israel. At doon nakita niya na noong kanyang pinapugutan si Santiago na tuwa ang mga Hudyo, ay kanya namang hinuli at ikinulong si San Pedro. Ngunit sa kabila ng pagkulong ni Herodes na napakarami ang mga bantay at nakakadina pa, ang Panginoong Diyos ay nagpalaya din kay San Pedro na ibig sabihin walang makapagpigil sa kapangyarihan sa lupa, sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ayon pa sa Salmo 33, versikulo 5, ang Diyos ang siyang nagligtas sa lahat ng mga nakakatakot at sindak na ginagawa ng mga kapangyarihan dito sa mundo. Pero si San Pablo ay nagpaalam na kay Timoteo ngayon sa palang pagbasa, sa palang sulat niya kay Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 18, na natapos na ang kanyang misyon at handa na siyang tatanggap ng kuruna ng pagiging martir. At itong lahat ay siyang tunay na pagtanggap ni San Pedro sa kanyang pagiging pinuno at ni San Pablo sa kanyang pagpapahayag ng Ebanghelyo, siya rin ay magiging martir. Pero bago ito nagsimula, sa atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, verso 13 hanggang 19, ang ating Panginoon kasama ang 12 na mga apostol ay pumunta sa lupain ng Caesarea ng Pilipos. Kung ating tingnan po ang geografiya ng Caesarea ng Pilipos, yun po ay sa kabila ay mayroong luma na templo para sa diyosan ng mga Romano at mayroong palasyo para kay Caesar. At doon nagtanong ang ating Panginoon, sino ba siya ayon sa mga tao? Kanya pong tinatanong kung ang mga tao ba ay naniniwala sa pamuno ni Caesar o dili kaya sa mga diyos-diyosin ng mga hintel. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Pedro, versikulo 6, Kapitulo 16, Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Itong pagpahayag ni San Pedro ay siyang pagtitingin na ang kilos ng mga apostol o kaya ang sinasabi ng mga apostol ay hindi sa ganang sarili o sa kanilang tinatawag na pagkatao lamang, na mayroong diwa o espiritu ng Diyos ang gumagabay sa kanilang sinasabi o sa kanilang ginagawa. Kaya sinasabi ng ating Panginoon kay San Pedro, mapalad ka Simon anak niyo na sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking amang nasa langit. Dahil lahat ay ginagabayan ng Diyos. Ang kanilang ginagawa ay para sa pagtayo ng pinibagong sambayanan ng Diyos. Ang panibagong Jerusalem, ang panibagong Israel, ang panibagong hinirang ng Diyos. Kaya sa
pagsabi nito ni Pedro at sinagot naman ng Panginoon, mula sa kanya, itayo ang simbahan. Kaya siya ang nagiging unang Santo Papa. Kaya sinasabi niya kay Pedro sa versikulo 18, kapitulo 16, Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi niya, ikaw ay Pedro. Ito po ang salita pong Pedro, sapagkat ang pangalan ni Simon, ni Pedro ay Simon. Sinabi niya, ikaw ay Pedro. Ang Pedro po, sa salitang Grego, ay Petra o Petros, bato. Sa salitang Hebreo, Kipas. Sinasabi, sa ibabaw ng batong ito, ibig sabihin siya ang bato na buhay, ay itatayo ang simbahan. Na hindi makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang kapangyarihan po ng kamatayan ay meron pong tatlong level. Ang unang level ay yung kapangyarihan ng Roman Empire na nagpapalaganap ng kamatayan sa maraming tao noon. Sapo na ng ating Panginoon sa Israel. Ang pangalawang level ay ang level na kung saan ang kamatayan dahil sa pag-iral ng mga tinuturo ng mga namumuno ng templo at mga iskriba at mga Saduceo na kakaiba at taliwas sa tinuturo ng tunay na buhay ayon sa kaharian ng Diyos. At ang pangatlong level ay ang tungkol sa paghari ng kamatayan na pinamunuan ng demonyo. Na lahat na ito ay hindi makapanaig sapagkat ang kapangyarihan ng simbahan ay lampas pa sa kapangyarihan sa mundo, lampas pa sa mga pananaw ng mga ilang tao, lampas pa sa kapangyarihan ng dilim o ng kamatayan ng mga demonyo. Kaya sinasabi niya kay San Pedro, ang pinagbawal mo sa lupa ay pinagbawal sa langit. Ang pinuntulot sa lupa ay pahintulot sa langit. Ito yung kapangyarihan ng Santo Papa na tinatawag natin Petrine Privilege. At itong Petrine Privilege, ang ibig sabihin dito, kung ano ang napagpasyahan ng lahat ng mga lider ng simbahan at pinamunuan ng Santo Papa ay siyang magiging saligan ng lahat ng ating mga turo, doktrina, dogma at iba pa mga bagay na mahalaga para sa ating buhay sa reliyon. Kaya itong ating mga pagbasa ay hindi lang patungkol kay San Pedro at San Pablo. Ito ay patungkol sa mga galaw at sa determinasyon tunguhin at batayan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Na sa pamumuno ng ating Santo Papa at sa pamagitan ng mga misyonero na nagpapahayag ng turo ng simbahan at tayo ng mga buhay ng mga batos sa templo na buhay ang katawang mistiko na kung saan ang ulo ng ating Panginoon ay manatiling buhay dahil nakasandig, nakabatay ang pagkakaisa natin sa isang Santo Papa, sa isang Pedro sa panibagong panahon upang tayo'y maging tunay na Kristiyano na sa diwa at sa salita at sa lahat ng ating pagpahayag ng pananampalataya, ating ipahayag, tayo'y iisa na sambayanan ng Diyos na nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.